Good day guys, and welcome ulit sa ating channel. Sa mapapala ka sa ating lahat kasi makapag-share naman tayo ng bagong idea, tips, and tutorials sa motorsiklo. For today's vlog, ang ibagay ko sa inyo ay isang Sugarman 25, biglang tumirik daw at ayaw nang umandar at ayaw na mag-start. Ginamit ko ito ng owner, pagkatapos pag pinandaran niya ulit ay ayaw na lang umandar. So yun ang bagay guys, at yun ang alamin natin sa araw na ito. Let's go! So ito na guys, ang model natin ay isang Shogun na 110. Wow! Guys, ang nangyari sa kanyang motor ay nagkakaroon ng pag-stock up. So nag-usap kami sa owner kanina, before niya hinila itong motor na ito, sabi niya umandar pa daw ito. Nung in-off niyang engine switch, itong ignition switch, tapos gusto niya nang gamitan ng motor, ayaw na daw umandar. At bigla na daw nagkakaroon ng pag-stock up ang kanyang makina. So try natin guys. Try natin. Kickstart. Yan guys, ayaw talaga. So, ang gagawin natin para mabigyan natin ng pangunahing partial lang ang kanyang sitwasyon ng kanyang makina, i-check mo natin yung engine oil. Kapag okay yung oil, may possible na sa connecting rod. Pag walang oil, lalaman ang kanyang dipstick, may possible na nagkaroon ng overheat ang kanyang block. So, tanggalin mo natin itong dipstick guys. Ito na guys, ito natin may malalaman kung may sitwasyon ng kanyang makina. So yun guys, meron namang oil ang kanyang makina. So possible, walang overheat na nangyari sa kanyang cylinder block. Kasi kapag walang oil ito, kapag walang oil, may possible na overheat. Ngayon may oil siya, so may possible na sa kanyang connecting rod ang problema. Kaya nagkakaroon ng hard start. Pero ma-confirm natin yan, pag binaklas natin yung cylinder head niya. Possible din kasi nagkakaroon ng pag-stack up sa kanyang stator, sa kanyang magneto or sa kanyang balbula. So para makita natin yung sitwasyon, simulan natin mabaklas yung cylinder head at cylinder block. So magikin na natin yung pairings. So na guys, natanggalan natin yung intake manifold. So tanggalin na rin natin yung side cover niya para makita na natin ang sitwasyon. So mga may katanungan dyan tungkol sa kanilang motorsiklo o problema sa kanilang motor, maaari na kayong mag-iwan ng comment sa ibaba. Kung ngayon lang kayo napadpad sa aking channel, pinigay ko yung suporta bilang subscribe at pindutin rin ang bell icon para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Maraming salamat. See you guys! Ito na guys, pasensya na. Yung nala kong alin is hindi pala kasukat ang bolt nito sa kanyang camshaft bracket. Before ko tinanggap ito guys, in-interview ko muna yung owner kung anong nangyari sa kanyang motor. Yun nga, sinabi ko kanina is umandar pa daw ito. Tapos nung in-off niya yung ignition switch, so yan, ayaw na daw mag-kickstart. So yun ang sabi niya guys. Pero parang hindi makatotohanan yung sinabi niya. Kasi hindi naman basta-basta magkakaroon ng pag-stop ang makina. Kung hindi dadaan sa mahirap pang proseso. So ito guys, mahirap pang pagpalagay na lang natin na baka ni-revolution niya, pin-ultrotol niya. Kaya nagkaganon ang sitwasyon ng kanyang makina. Yung kasi ang maturya ko guys, possible na kasi pinuprotol niya kanyang motor, kaya nagkaroon ng ganitong problema. Ito na guys, ito na lang kulang para matanggal na natin yung cylinder head at makita na natin yung buong problema ng kanyang makina, kung bakit nagkakaroon ng pag-stock up. Ay, medyo may katigasan itong bolt na ito . Wait lang guys. So ito na, pinalitan ko ng extension. Tigas .
Virgin na virgin. So before ko makalimutan guys, shout out nga pala sa lahat ng mga gusto ng pa-shout out diyan sa ibaba. Maraming maraming salamat sa laging panonood at laging pagsubaybay ng aking mga bagong video na in-upload. Sana sa mga video ko na in-upload ay dadagdagan ko yung kaalaman at ideya. Kung anong dapat yung gawin kapag ang motor ay nagkakaroon ng problema. Sin guys. Sin yan. Parang nabaklas na itong salindirid kasi yung gasket niya sa babaw is kakaiba na yung mga naibalik na liquid gasket. Lumuluwa na. Kasi kapag original yan, hindi mo yan makikita yung mga liquid gasket. Malinis na malinis yan. Sana sa cylinder head, dito mahirapan tanggalin ito at saka sa kanyang cylinder block. And, ayun! Guys! Oh la la! Oh my goodness! Diyos mio, marimar! Hindi ako na... Ano ba yan? Anong tawag doon? Hindi ako nag... Hindi. Yung tama pala yung suspecha ko, pasensya na guys. Tama pala yung suspecha ko na may possible na talaga sa kanyang balbula. So yan guys. Ayan, yan po. Tanggalin natin ulit. Hawakan mo ulit ang camera. Kasi mahirapan akong tanggalin yung cylinder head. Pasensya na, medyo nababulol ako guys. Kasi sa sobrang busy ko at parang hinahabol ako ng aso. Oh my goodness! Sirang-sira. Binabat to, pinupukpuk. Hindi ko masabi kung anong labat gawin. Hindi na ito masasolve guys. Kasi yung bulb seat niya mismo sirang-sira. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng bulb seat ng Shogun 125. Yung balbula niya naka-open. Lapit mong kamera dito. So yung natitira niya balbula, ayan, basag na basag. Yun na naman guys. Pati yung ano niya, yung piston. Butas yung piston. Ang pinaka problema ko talaga guys, yung bulb seat niya, bulb seat. Mahirapan tayong makahanap ng bulb seat kasi may alam akong shop, medyo may katagalan din kung paano ipa-repair doon ang pagpalit ng bulb seat. Sana meron akong update nito. Kung wala man guys, ibig sabihin hindi ako maka-upload ng update ng Shogun 125. Pero kung may update ako, i-upload ko yun guys. Kasi para sa akin, medyo mahirapan ako maka-upload ng final video nito, pagka-symbol. Kasi dito pa lang sa bulb seat, nakaka-problema na ako. Kasi pahirapan talaga makahanap ng bulb seat guys. So kailangan pa itong dalhin na machine shop. So tanggalin mo natin itong, lapit mo camera. Tanggalin mo natin itong block. Try natin tanggalin, di ba tayo mahirapan tanggalin. Para makita natin buong sitwasyon ng kanyang piston. Kasi yung piston niya guys, butas na butas. Ayun, binas na tanggal. Isang sikwat lang, tanggal na. Yun guys, butas na butas ang kanyang. So ito naman yung mga nahulog niya, mga dumi, yung mga bitak-bitak ng kanyang balbula. So, lapit mong camera. So ito naman yung nangyayari sa kanyang piston. Butas na butas. Oh no! Tingnan natin yung connecting rod niya. Kung hindi ba nagkakaroon ng pag-wiggle. So buhinas pa rin yung busing guys. Bakit? Bakit buhinas? Kasi yung connecting rod niya. Tingnan nyo yung connecting rod na. Hindi naman siya nagkakaroon ng pag-bingkong. Kasi kung nabibingkong yan, malas yung busing. Try mo natin tanggalin yung piston niya para maklaro natin kung nagkakaroon mo talaga ng pagbengkong yung connecting rod. Yan guys. Yan. Tanggalan natin. So ito na guys, huli ka balbul. Ayan, ang laking butas.
Paano kaya ito nangyari? Bakit nagkaroon ng wrong timing or pagputok ng balbula? Imposible naman mangyayari sa owner nito kasi yung owner nito is mahina lang yung pagtakbo, guys. Tumatakbo lang ito ng 30 km per hour or 40 km yung owner. Imposible naman na yung balbula niya o bulb seat mapaputol. So ito yun, natitira pa siyang balbula sa babaw. So ang nasira lang sa kanya, ang naputol, itong balbula, guys. So ito yung pinaka worst na na-overhaul ko nung nakarang araw at saka yung ngayong araw. Bago pa naman yung piston niya, kita niya naman. Kasi masyadong gasgas. Sa tingin ko, nire-revolution niya ito, guys. Pinapul throttle niya ito. Nang nagkaroon ng wrong timing o sumubra yung RPM, pumutok yung balbula, sumagi dito. So nagkaroon siya ng pag-scramble. Kaya nasira ang bulb seat. Buti na lang yung bulb guide hindi nasira. Sana makapulit ako ng update nito. Makapagpulit tayo ng bulb seat. Kung wala talaga, maghahanap talaga tayo ng bagong cylinder head. Ito yung pinakamahirap, guys. So yun, guys, sa araw na ito. Sana sa video kong ito, kung nagkaroon kayo ng idea, advice ko lang sa inyo. Sana huwag nyo i-full throttle ang yung motor kahit mga 3 quart lang. Bigyan nyo ng kunting allowance kasi ganito ang mangyayari. Ganito at ganito ang mangyayari sa inyong makina. Kapag pinapull throttle nyo at naka-neutral, pwede kayo mag-full throttle kung nakatakbo kayo sa highway kasi magkaroon niya ng tamang rotation sa makina. Pero pag naka-neutral, impas talaga yung makina mo. Ganito ang mangyayari. Buti na lang, yung connecting rod ni Bossing, buenas pa rin si Bossing. Kasi yung connecting rod niya, straight na straight pa rin. Yan, guys. So, yun, guys, sa araw na ito. Medyo nalulungkot ako. Medyo natuwa kasi nahawa ko sa makina. Ay, possible kasi, guys, na dito matatapos. So, at least napakita ko sa inyo kung ano nangyari sa kanyang makina. Ito yung nangyari, guys. Nagkakaroon siya ng stock up kasi napuputol yung balbula. Nagkakaroon ng karambula doon sa silent combustion chamber. At yun ang nangyari kaya nagkaroon siya ng pag-stock up. Yun lang, guys, sa araw na ito. Maraming salamat sa laging tayong at laging pa-support na sa ating channel. As always, laging maging nasa inyo. God bless.